Ayun! So, ano, welcome to my channel, Ramela Gonzalez. And today, dadaan ko sa inyo at ipapakita yung pinakabago at pinakalatest namin na all-new Suzuki XL7. No? Ito, no? Talagang sabi ko, i-ano pala sa inyo, no? Mayroon na akong quick review, honest review, and talagang dadaan ko sa inyo para kita paano meron tayong additional lang na idea regarding po sa Suzuki XL7. Ayun! So, gusto lang namin magpa-thank you, no, ng Suzuki Auto Caloocan Branch. Lalo-lalo na po sa lahat ng mga customer na bumili po, no, na nagtiwala sa channel ko po na pagbili po ng sasakyan talaga dito po sa Suzuki Auto Caloocan Branch. Nakuha namin po yung Suzuki Best Dealer Sales and MCR po. Kami pinaka madami po na ibenta po na sasakyan dito po sa MCR. Thank you so much. Hanapin nila po ako. Ako si Ramel Gonzalez, Sales Manager. 15 years na po ako dito sa Suzuki Auto Caloocan Branch. So, sa lahat ng mga customer na gusto mo, no, naghahanap ng napakalaking cash discount, bagsak presyo, mababang down payment po, madaming previous po, hanapin nyo po ako dito sa Guard on Duty. Ko na pong bahala magbigay sa inyo ng manager discount! Manager discount ang ibibigay natin sa inyo. Hanapin nyo po ako dito sa Suzuki Auto Caloocan Branch! Guys, no? Pinakala natin. So, napakala lang. Alam niyo po ba na yung Suzuki XL7 natin at 2023 model talagang sabi ko, ito yung model namin na talagang, naku, sabi ko, hindi talaga kayo magsisisi pag ito po yung pinili nyo po na bilhin po na sasakyan. Okay, alam ko na yung mga iba hindi po familiar o hindi naman talaga ganun talaga, no, kadaming alam regarding po kung ano ba si Suzuki XL7, kung ano bang mayroon siya sa market natin. So ito, sana kahit papaano maano nyo, mapakinggan na ng konti. Okay, ito yung pinaka-honest na pwede natin masabi sa inyo na review regarding sa Suzuki XL7. Kung bakit isa siya na sasakyan na pwede mo bilhin po, no, na ilagay mo sa choice mo na bilhin for this 2023 po. Okay, una-una po, no, yung Suzuki XL7 2023 model natin, ito na siya. So napakaganda po ng kanyang ano, no, ng kanyang ilaw. Alam niyo yung headlight niya po? Ito po yung headlight na po, akala niyo simple, pero po ito po ay naka-LED. So ibig sabihin, pag naka-LED po yung ilaw natin sa XL7, grabe. Sa talagang wider, mas maliwanag. Ayun, no, sasabi ko nga kanina sa ilaw niya talaga, ilaw pa lang, sabi ko, grabe na talaga. And tingnan niyo po yung mukha. Yung buong mukha po ng Suzuki XL7 natin, tignan niyo po, wow, pinaka the best talaga. Napaka-sophisticated talaga ng mukha niya talaga, yung sabi ko nga po. So ito guys, no, ipapakita ko din sa inyo po yung ano, yung gulong. So can you imagine, ha, yung gulong po ng XL7 natin po, ito na, naka-16 alloy, tignan niyo, polished wheels talaga siya, oh. Si grabe, 16 yung size niya, ito yung design. So, can you imagine, ha? Ang ganda-ganda yan na po talaga. And also, pag makita nyo po, ito, no, ito yung pinaka, ano talaga, pinaka the best na pwede ko po ma-endorse sa inyo palagi, sabi ko nga po. Pag XL7, sa lahat po, no, except sa Jimny, sa lahat po ng sasakyan namin, sa Suzuki po, talagang yung Suzuki Philippines, in-endorse talaga palagi yung ano, yung ground clearance ng sasakyan namin. Alam nyo ba na hindi lang natin tinitignan pag bumibili tayo ng sasakyan kung gaano sana kataas o kaganda yung ground clearance ng isang sasakyan, kasi ito pa lang talaga panalo na. Can you imagine, oh, kung ilan yung kumakita mo? So see, ako, ha, tignan mo. Yan, halos buong ano, buong katawan ng isang tao kaya pumasok dito. So ibig sabihin, mas mataas siya para po talaga sa baha, kasi ito purpose to sa baha, eh. Lalong-lalo na dito sa atin sa Metro Manila, sobrang hindi natin alam lagi yung ulan. So ito pa lang talagang, wow, the best na talaga. So try nyo i-check yung Suzuki XL7 natin. Grabe yung taas niya. Halos isang katawan ng tao. Katawan ko and kalahati konti. Talagang pasok na pasok doon. And isa pa din doon, Suzuki, ang pang-ilalim nito, yung mga chassis sa ilalim po, naka-ano na yun, naka-factory rush roof na po siya. Rush roofing po.
ang purpose po nun sa hindi nakakaalam po, kasi yung mga ibang dealer o ibang brand po talaga po is yung last roofing nila po is pinapababayadan nila or additional po na bayad para sa customer. Sa Suzuki brand po, wala ka na ibang babayaran po. Mataas po, and then naka-rasroof na din po siya. So, tignan nyo po. So, ayan no, so grabe, ito pa lang. Then, ipakita naman natin yung ano, yung sa side mirror natin. Sito, yung sa side mirror naman po ng Suzuki po, no, na XL7 natin po, naka-body color. So, naka-body color, and nandito na din po yung side turning light natin po. So, ayan. So, tignan natin yung loob. So, yung loob naman natin po, ito. So, yan. So, pa nakikita nyo po, yung Suzuki natin, so, ayan no, so, dito pa lang. So, ito o, oh, yung sa top load niya. Can you imagine, Suzuki XL7, hindi mo na kailangan pa mag-ano, hindi mo na kailangan pa maglagay po ng top load or magpapabutas dito. Ito po, factory na talaga. Talagang naka-aaw na siya talaga, given mayroon na talaga yung XL7. Pag gusto mo po magpalagay ng top load po, lalagyan mo na lang siya, bilhan mo na ng konti dyan. Okay na, may kabitan na talaga siya. So, wala ng butas, talagang, for example, hindi na talaga siya dito. Kasi ibang iba, naglalagay ng top load, binubutasan, pumapasok yung ulan, hindi natin napapansin. Pero in the long run, talagang ano, talagang, naku, sira na pala yung ano, sira na pala yung loob niya. Then, pag sira yung loob, wala kang sisihin dahil pinalagyan mo naman po dyan. Ito po, talagang, wala kang link o di kaya talagang, walang depekto kasi po nakalagay na mismo po dyan sa body ng XL7 and talagang dealer na po or Suzuki na po yung magpo-problema nun if ever may magliling po sa loob nyo. Okay? So, tignan natin yung loob. Okay? Yung loob natin, ito naman po, no? Yung sa Suzuki natin, XL7, yung bukasan niya po as long as nasa yung susi, automatic po. Hindi mo na kailangan po pindutin, magbubukas na po siya. So, ito, tignan natin yung loob para makita nyo din. So, ito, ito yung loob po ng XL7 natin. Sa XL7 natin, sabi ko nga po, lahat po naka-all power. Naka-power window, naka-keyless entry, tapos dito naka-power side mirror. So, grabe. And isa pa, ito nga sabi ko nga, sa Suzuki natin, mayroon talaga dito tayo cup holder. Yun palaging inaano ko, simple pero napaka-importante. Hindi lahat ng sasakyan, mayroon mga cup holder para po sa driver, para sa mga passenger, para po sa lahat ng mga pasahero niya po. Okay, then ito po, no? So, pag nakikita niyo po, ito po. So, ito po is automatic. Isang variant lang po yung ano natin. Isang variant lang po yung XL7 natin sa market. Wala na po iba. So, automatic version lang po talagang mayroon siya. And then, ang kagandahan sa XL7 natin po is naka-post start. So, hindi mo na po, sabi ko nga po, napakamurang halaga, naka-post start na. So, di ba? Then also, ito, pakita mo be. So, kung makita nyo po, ito po ano, yung ano natin, yung ito. So, ito, yung touchscreen, naka-touchscreen monitor. So, ayan, sinusundan tayo ng camera natin. So, yung naka-touchscreen monitor po yung, ano natin, yung, yung XL7 natin po. So, ayan po, naka 10 inches touchscreen monitor. So, ibig sabihin po, mas wider yung screen, mas ano, mas natutuwa yung mga passenger natin, yung mga sumasakay natin, lalo na lang pag may makasama tayong bata. Kasi pag medyo yung screen medyo malapad konti, so mas visible sa likod po doon. So ayan o, naka-Android CarPlay, naka-Apple CarPlay po, tapos tawag dito, ito pang kagandahan. Kagandahan po sa ano natin, sa XL7 natin po, naka-offline navigator. So mayroon tayong libre na SD card. So hindi lahat ng kotse po may libreng SD card. Hindi lahat ng brand libreng SD card. Yung iba po binabayadan pa po yan. Pero dito sa Suzuki XL7 po, pag bumili kayo, ibibigay namin sa inyo po yung SD card. So pag binigyan namin yung SD card po, kahit saan kayo pumunta, lalong-lalo na sa mga hindi kabisado po yung Metro Manila or dito pa ikot-ikot po sa Philippines dahil po updated po yung SD card. Kung wala kayo po ano, kung wala kayo internet, type mo lang yung lugar na pupuntahan mo, siya na bahala sa inyo. So, ayan, no? So, ito, so demo natin yung ano, yung second row ng XL7 natin. Okay? So, ayan. So, ito yung second row ng XL7 natin po. So, XL7 natin sa second row. So, ayan, pasok ako. So, ito, XL7 po, ano, yan! So, sabi ko, ito, yung XL7 natin po, naka-dual aircon.
So dito, pag makita mo, simula doon sa harap hanggang dito, talagang sabi ko, pag sinabi natin, malamig ba yung Suzuki po na aircon ng Suzuki? Yes. Okay, napakalamig po. So, kahit tanongin nyo pa po, sa lahat ng mga buyers na bumili na po ng Suzuki po, talagang napakalamig ng aircon natin. Okay? And ayan po, sabi ko, can you imagine ha? Ito po yung ano, ito po yung loob or second row natin sa Suzuki AXL7. So, yung ano yun, pansin mo, ang taas po ng ano niya, ang taas po ng headroom natin. And yung legroom natin, so tignan mo, talagang napaka-comfortable. So, maliban na mayroon tayo doon baggage sa likod, pwede din dito, lalo na sa mga nagta-travel or nagbabiyahe na mahaba-haba, pwede pa din dito maglagay po ng gamit kung talagang madami kayong dala. So, ito, alam nyo ba, sabi ko nga po, sa lahat na mga counterpart po ng Suzuki XL7, na mga kalaban or something na mga sa car industry, yung XL7 natin, hindi yun lang napansin. O kung mapag-aralan nyo lang talaga, sa murang halaga, talaga sabi ko nga po, kasi sa mga kalaban niya na halos tig 1 point something, 1.3, 1.2, ito, 1.1 lang, pero grabe. Kasi kung hindi na ako mag-mention ng mga brand, pag nasakyan nyo dito nila, ang sikip. Promise, sobrang sikip. Ito talagang nakaano talaga, probin talaga. And dito sa second door, mayroon pa po kayo dito armrest, mayroon pa po kayo dito socket para po dito sa second row naman po na mag-ano, na magdabiyahe, naka-leather dito yung ano niya po. So, grabe, sabi ko nga, kung talaga mabigyan nyo lang po ng ano, mabigyan nyo lang talaga ng pansin, kung ano ba yung talagang mayroon po sa XL7 po, talagang wow, sabi ko hindi kayo magsisisi. And then dito, no, yan. So, mayroon tayo po, ano, no, mayroon tayong 4 na speaker plus 2 tweeter po sa Suzuki natin na XL7. And then dito, may say ulit, sabi ko nga, may cup holder, may lagayan dito ng mga gamit. So, wow. You know? So, yung third row, so, pag nakita mo yung third row po, pakita natin din yung third row. Ito, paano lang ba isara? Napakadali lang. Yan lang, third row natin. Yan. So, yung third row natin po, pag pamasok natin ito, so, sabi ko nga, sa third row natin, ito. So, can you imagine ha? Alam ko, lahat naman tayo nakasakay na sa malalaking sasakyan na kagaya ni XL7 or like mga iba dyan na makakakumpitensya natin na talagang gayto kalaki, gayto kahaba. Pero pag napansin nyo, yung dito sa likod, talagang hirap na tayo. Talagang sikip na tayo na parang pag dito ka sa likod, parang talagang maano mo, masabi mong, ay ano ba to? Parang ganun yung ano, yung parang inip na inip ka na, lalo na pag long drive. Pero sa XL7, sabi ko nga po, talagang hindi pa po talaga nahihirapan po talaga sa paa mo. Hindi mahangalay yung paa mo dahil po, baka galaw-galaw pa po yung mga paa mo. And then, ito nga 7-seaters, pero sabi ko nga po, dito, pagkatulad ko lang sa aking kapayat, pwede tatlo dito. Okay, and isa pa ha, ito pwede sa, dito, mayroon din tayo dito, ano, mayroon pa din tayo dito, cup holder, sabi ko, may cup holder, yun ang kagandahan sa Suzuki, madami tayong cup holder, may cup holder, and mayroon dyan dito tayo ulit, socket. Socket, ano bang purpose nito? Alam mo, hindi lahat ng sasakyan may socket, di ba? Kasi kailangan natin yan, para sa mga long drive, low back, nood-nood ka sa lahat, ito, may socket tayo. So, ayun lang, so, sabi ko nga po, and, isa pa, hindi siya, ito din, alam nyo ba na dito din, may ano pa din siya, nakasalamin pa din po yung window niya po. So, di ba, iba close na, parang na, doon ka lang nakatingin sa harap. Ito, dito pwede pa din po. Di ba? So, parang, hindi ka, ano, lalo na pag ano, lalong-lalo na pag medyo, ano, medyo maganda po yung ano, medyo maganda po yung mga tanawin sa daan or something. So, medyo, talagang, sabi ko, sulit na sulit siya. And ito, ito pa. Alam nyo ba guys, nasabi ko nga, pag tumaas, di ba mataas yung ground clearance niya, yung kanina sabi ko para sa baha, hindi siya mahirap akyatin. Hindi mo kailangan maglagay, yung tama lang. Hindi mo na kailangan maglagay ng stepboard or something kasi mataas din siya. So okay, so ayan, tingnan natin yung likod. So ito no, so ayan po, yung likod ng ano natin, ng XL7 natin, tingnan natin. So ito, ito, likod. Ito pa pala ha, bago natin buksan, si XL7 natin po, mayroon na talaga siyang backup camera.
ito may camera siya sa likod do. So ang purpose ng camera natin, hindi lahat, sabi ko nga, hindi lahat na 1 million na presyo mayroong camera. Ito may bayro na siyang camera. 'Di ba? May camera na siya. Then mayroon na din siyang 2-eye backup sensor. Ang kagandahan dun sa 2-eye backup sensor natin, guys, is body color. Hindi siya yung orange siya tapos itim. Naka-body color po yung ano natin, yung backup sensor natin. So, kita mo, talagang grabe. Kita mo yung likod. Talagang sulit. Talagang ang ganda. Ang ganda niya talaga, sabi ko sa inyo. So, kung mapag-aralan nyo lang talaga XL7, sabi ko, ito. Din yung likod niya naman po, no? Kung makita natin yung likod, ito yung likod niya. So, yung likod po, so, pwede natin siya, ano, pwede natin siya ma-fold. Diba? Pwede natin, ito, kung hindi pa natin ma-fold, ito muna ang likod niya. Ito po yung compartment. So, sabi ba, meron pa ba compartment? Yung iba po, sabi ko nga po, ha, hindi ganito kaluwang po yung compartment niya. Ito po, may cover pa po. So, pag may mga tinatago kayo dito na mga gamit, so, dito yung ilagay na hindi kayo makikita. Okay, ito din. Then, ito din po. So, ito, kung gusto mo naman po, 50-50 po yung fold nito. Kung gusto mo po, dito mo lang ilagay po yung maleta mo. Yan, ilagay mo lang dyan. Then, sa isa naman, pag may paupuan mo po, pwede din. Okay? Dahil 50-50 po, hindi lahat po ng upuan. Sabi ko na bili po na gayto kamahal, hindi na napo-fold yung chair sa likod. Hindi po siya buo po yung pag-fold. Ito po, 50-50 po. Okay? Ito po, yung isa, yan din po. So, ayan. So, sabi ko nga, ito din, yung XL7 natin, kung talagang tignan nyo lang talaga ng pansin, talagang wow, the best. Kasi kung dito din, oh, ito yung likod niya. So, pag makita mo yung likod, din yan. So, ito, pag mapuntahan nyo po at maano nyo po dito, pag masakyan nyo po dito po, ito, kaysa tulad nun, pag may mga outing, or kaya may mga camping kayo magpamilya, magbabarkada, ito lahat yung chair dito po, na-fold. Hindi ito, matibay, bakal talaga. So, ito po, yung XL7 natin, for example, tigaan nyo to, or ito din ha, isa din sa mga sabi ko, sa mga nagkakarga, or sa mga nagta-travel, for example, pang-probinsya, tapos gawin mo to pangkargahan din ng mga bigas, or pangkargahan mo ng kung ano mabibigat dito every time tayo na may mga delivery kayo, sabi ko sa inyo, sulit na sulit to. Isa talaga to sa pinaka, wow, pinaka the best po, na pwede nyo po, kasi bakal to, matibay to. So, ayan, no? So, ito, yan. So, ito, no? So, sabi ko nga po, kung talagang mapag-aaralan nyo lang yung Suzuki natin na XL7, wow, the best talaga. Talagang, sabi ko, pwede nyo sana mapag-aralan. Pwede nyo sana, ano, kasi inaano lang natin na dahil nga, totoo lang naman, kasi sabi natin lagi na yung XL7, ay naku, wala naman ako may nakikita kasi sa mga daan, or wala naman kasi madaming bumibili dyan, or something, wala naman talaga may bumibili. Hindi totoo po yun. Kasi alam mo kung bakit. Yung XL7 po, talagang malimit lang at konti lang kasi yung stock na mayroon tayo dito. Unlike kasi ng Ertiga na sobrang dami. Ito kasi sabi ko, pag naka-XL7 ka, may wow factor ka. And to be honest po, yung XL7 natin, kung himay-himayin nyo lang talaga yung bawat specs, ang bawat na mayroon siya talaga, sabi ko, sa halagang 1,181,000, naku, sobra. Sobrang-sobra pa talaga yung makukuha nyo talaga. Mas maganda po ito i-invest. Okay? And sabi ko nga po, sa XL7 natin, hindi po mahirap po yung parts na sinasabi ng iba. Kasi alam nyo ba, na yung parts po ng XL7, saka po parts po ng Ertiga, yung parts po ng ATV po, halos magkaparehas lang po sila. Okay? Same lang po. Lalo lang ng Ertiga, kasi isa lang talaga sila. Okay? So, ayan. So, sabi ko nga po, lalo-lalo na sa mga friends natin po na mga OFW, sa mga barkada natin dyan or mga na mapapanood nito na talagang nagbabalak po bumili ng kotse, na talaga sa mga client natin na talagang nag-iisip kung ano talagang brand yung gustong bilhin. Sabi ko, ito, sana mabigyan nyo ng pansin yung ano na to, yung Suzuki natin na XL7. Kasi sabi ko nga po,
XL7 po natin the best. And pag sa akin po kayo bumili po, mayroon tayong malalaking cash discount, mayroon tayong magbagsak presyo sa lahat ng mga OFW na gusto po. Sabi ko sa inyo, tawagan nyo lang po ako. Okay? Sabihan nyo lang po ako, talagang hindi ko pa kayo ipapahiya po sa discount po. Okay? And yan, ayan naman po no, ano ba yung mayroon tayong available na color sa Suzuki XL7 natin? Mayroon po tayong ano, mayroon po tayong apat na color po sa XL7. Mayroon tayong white, mayroon tayong orange po, mayroon tayong khaki, saka mayroon tayong gray. So, apat lang yan. And napakaswerte mo, pag Suzuki XL7 yung bibilihin mo, ikaw lang ang mayroon. Ikaw lang ang mayroong sasakyan na ganito. Hindi siya common. Okay? And sabi ko nga, baka mapatingin pa sila na, wow, kakaiba po yung sasakyan mo. Ganun lang yun. Ganun lang yan kasimple. Ganun lang kadali. And isa pa, Suzuki XL7, bakit gusto mo, or bakit nga si XL7 gusto mo bilhin? Ito pa, sa XL7 po, last year, sa lahat po, siya lang po ang may pinakamatipid po sa gasolina. Siya po yung nanalo. Kahit i-check nyo pa po, sa Department of Energy po, talagang siya po, I think nasa 23 or 22 ata siya. Grabe talaga. Siya talaga yung binigyan ng recognition ng Department of Energy natin regarding po sa pagtipid ng gasolina natin. Okay, kaysa naman sabi ko nga po ah, tayo kasi, anhin natin yung sobrang mahal or anhin natin yung pinakagarbo na sasakyan kung talagang nakatambay lang naman or kung talagang lagi lang naman sumasakit yung ulo mo dahil sa pagtaas ng gasolina. Ito, sabi ko, pag ito binili mo at i-compute mo yung pagtaas ng gasolina po, makakatipid ka po talaga. Okay? Lalong-lalo na po sa mga cash buyer po, mas mabilis natin po ito ma-release sa inyo po. Tawagan nyo lang po ako. Ayan o, ako si Ramel Gonzalez, Sales Manager, Suzuki Auto Caloocan Branch. Dahil ako na po bahala magbigay po sa inyo ng napakalaking discount, bagsak presyo, madaming freebies, low down payment po, at ako na po mag-asikaso po sa inyo. Lalong-lalo po sa mga OFW natin na mga buyers, sa mga provinces natin na mga client po, huwag po kayo mahiya magtanong, tawagan nyo lang po ako. And please like, subscribe yung channel, click the notification bell para palagi kayo updated kung ano po yung mga posting ko po. Ayan o, gusto ko lang po magpa-thank you po and magsabi sa inyo ng bye!